Hello mga kababayan, kumusta na kayo? Kami dito sa Sacramento, California, okay naman kami. Itong pinapakita ko sa inyo ngayon, bulaklak ito ng pomegranate. Sa Pilipinas, tawag natin dito sa pomegranate eh granada. Ayan o. Isa pa lang ang bulaklak niya mga friends, pero ang ganda. Orange. Ayan. Ito ang pomegranate namin. Springtime na dito sa Amerika, kaya dumami na rin itong dahon nitong pomegranate namin. Ayan. Hopefully, siguro by next year ito magkakaroon ulit ng bunga. Kasi pinutol nga ito ng husband ko para gumanda, para mabalansi yung katawan niya. Dati kasi papunta dito yung kanyang branch, punong-puno ng bunga, parang kawawa na naka-side. So hopefully mabalanse itong katawan niya by pruning yung mga itong branch, yung big branch niya. Kung makikita nyo mga friends, makulimlim dito sa Sacramento, California today. 66 degrees lang Fahrenheit ang pinaka warm na temperature namin today. Which is talagang malamig pa. Kahit na spring na. Ang oras namin ngayon dito is around 12:10 noon, tanghaling tapat, pero cloudy siya. Cloudy daw siya maghapon today. Kaya ganyan ang paligid, mga friends. So far, isang araw pa lang umulan ngayong springtime. So, at saka sinasabi nila dito ngayon sa California may drought. So, hopefully magkaroon siya ng maraming times na nauulan para makagather ng water at hindi magkaroon ng drought. Ayan. So, ang isa namang ia-update ko kayo, friends, itong aming kalamansi. Na parang kalamansi siya na parang combination ng lime. Dahil yung bunga niya matigas at saka konti lang yung kanyang juice compared to yung kalamansi natin dyan. Pero maganda na siya, friends. Mula nung pre-noning siya ng husband ko. Marami siyang mga bulaklak ngayon. All over dito sa kanyang mga branches. Maraming bulaklak. Ang ganda. Parang yung bulaklak niya parang sampagita. Ang ganda. Yan o. Pero ganito rin ang kon ng kalamansi, diba? Ng mga bulaklak ng kalamansi natin dyan. Kaso nga lang, iba ang lasa nitong citrus na to, pero okay pa din. Ginagawa ko pa rin silang juice. Yan, kung mapapansin nyo mga friends, ang dami niyang mga dito sa kanyang katawan, ang dami niyang mga lumalabas na mga stems na or leaves. Magiging stems yan mga friends. Ayan. Gumanda talaga ito, itong citrus fruit na to nung i-pruning siya na ni Edison mga friends. Yan, ang dami niyang mga bulaklak all over dito sa kanyang mga leaves. Ayan, meron siyang isang, actually,
yan ang bunga niya. May isa pang bunga dito. Parang hindi masyadong kita dahil very cloudy ngayon mga friends. Ayan. Yung bunga niya mas malaki kaysa sa regular na calamansi natin dyan. Tapos medyo yung shape niya medyo iba. At saka hindi siya gaanong juicy. Pero hopefully itong pagbabago niya ngayon na gumanda talaga itong itsura niya, baka mas maging juicy na rin siya ulit mga friends. Hopefully, tignan natin pagka dumami ang mga bunga niya. I will let you know kung ano ang effect ng lasa niya. Kung maging mas ma-juicy siya or kung ano ang pagbabago niya. Kasi talagang ang laki ng pagbabago nitong citrus plant namin dito mga friends. Dati parati siyang kahit na dinidiligan namin, parating parang nakayuko yung lahat ng kanyang mga leaves, ganyan. Tas medyo yellow-yellow. Pero ngayon, ang ganda ng mga dahon niya, ang dami man niyang bulaklak. So, it's a good start para dito sa citrus plant namin, mga friends. Okay. So, i-focus ko lang itong kanyang mga bulaklak na parang mga yung hindi bumuka na bulaklak niya para siyang sampagita, di ba friends? Kasi alam ko yung sampagita, hindi naman yellow yung gitna niya. Pero ang pagkakaiba nila ito, yellow yung gitna niya. Pero pagka yung bulaklak niya na hindi bumuka, parang sampagitang itsura. So, yan ang update tungkol dito sa aming citrus fruit. And para dito sa aming pomegranate tree, mga friends. So, yan. Ang ganda ng kanyang nag-iisang bulaklak. So, hindi ko alam friends kung itong bulaklak na to pagbubungahan niya ito. Tignan natin, we'll see kung bubunga siya ngayong taon na to mga friends. Since nakat yung mga branches niya. Okay. So, I will update you sa mga susunod na mga araw mga friends. Enjoy your lives. You take care. And God bless us all. Bye.